How did you end up in this mess, Bart? Ba't mo hinayaan mangyari to? O ano, Bart? Okay ba? Ha? Ano, dito na tayo titira. O Bart, okay ka lang? Paano ako magiging okay? Hindi natin mababago ang nangyari. Oo nga, wala na si Mami. Wala na si Daddy. Pero nandito ako. Ako ang bahala sa inyo. At gagawin kong lahat para maging okay tayo. Salamat, Kuya. Hindi mo kami pinapabayaan ni Annie. Bart, responsibilidad ko kayo. Pamilya ko kayo. O Bart, wala. Anong nangyari dyan? Sinabi ka na umiwas ka sa gulo. Umiwas na ako, Kuya. Pero kinulit pa rin ako eh. Sino yan? Dahil mo ko sa kanila. Ngayon na. Tantaan mo itong sasabihin. Walang aapi sa kapatid ko. Kuya! Naalala mo pa yung sinabi ko sa'yo, Bart. Ang pinakamahalaga sa atin. Tayo, ang pamilya natin. Walang pwede umabi sa inyo ni Annie. Nagprotektado ko kayo. Puro na lang mga kapatid mo. Pag nagpakasal na tayo, pati sila kasama. Oo. At kahit saan ako makarating, hindi ko sila pababayaan. Dahil kapatid ko sila. Sila ang pamilya ko, Rina. Mahal ko sila. Talaga, Kuya? Yan. Mas maganda at mas malaki ang ating lilipatan na bahay. Oo naman, Yani. At hindi lang yan. Papaaralin kayo ni Kuya sa mas maganda at mahusay na eskwelahan. Kinukuha akong assistant ng boss ko, ni Madam Ana. Salamat, Kuya. Pangako, susundan ko yun yung pakbo. Expect nothing less, Bart. Best friend? Madam! Best friend, sabi ni ate, ubusin mo daw yung soup. Para makainom ka na daw ng gamot. Sige, sige. Salamat, best friend, ah. Kamusta napakaramdam mo, best friend? Medyo okay na naman ako. Sinat lang naman to, eh. Madam, bakit kasi pinapunta mo pa si Pinsan sa opisina? Eh, kala ko ba okay lang na hindi kayo laging pumunta doon? Importante ang pagpunta ni Sofia sa opisina ngayon. Mamaya, pag hindi siya nakapunta, malaking issue na naman yun kay Bobby. Yun nga ang iniiwasan namin eh. Pero, paano yun, Madam? Si Pinsan lang mag-isa sa opisina. Hindi ba malaking problema yun? Kayong mag-alala. Nag-practice na kami ni Sofia sa mga sasabihin at isasagot niya sa annual department planning. Alam niya na ang gagawin niya. Pinsan! Pinsan! Madam! Pinsan! Madam! Madam! Naku, Madam! Matutuwa ka sa ibabalita ako sa'yo. Pero asan si Sofia? Pumunta sa opisina. Bakit? Anong maganda mong balita? Teka, si Sofia nasa opisina. Tapos ikaw, nandito? Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Ano ba yung maganda mong balita? Sa sobrang ganda ng ibabalita ko sa'yo, babalikan mo lahat ng pang-aalipos ng ginawa mo sa amin at kakainin mo ang lahat ng pag-iinsulto mo hanggang sa halikan mo ang bawat daliri ko sa paa. Bruce, pwede ba? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Ano ba yung maganda mong balita? Oh, sige, sige. Si Girlie, yung pinapahanap ko sa amin, may lead na ako kung saan siya matatagpuan. Yun. Sigurado ka ba? Oo nga. Eh, pwede naman natin putahan ngayon eh. Ano, panghinintay natin. Hindi ka na. Oh, eh, teka, Madam. Kala ko may sakit ka. Oo nga. Baka mabinat ka pa. Kami na lang ni Jopet ang lalakad. Hindi. Okay na ako. Sasama ako.
Kasi baka mamaya pumalpak na naman kayong dalawa. Alam mo, mabait ka sana eh. Kundi lang pangit yung ugali mo. Itong kutong lupa na to. Ang ganda-ganda na nga ng balita natin, yung paikagating mo sa amin. Best friend, sasama ako. No, Kevin. May sakit ka, delikado. Ikaw din kaya. Gusto ko lang tumulong, best friend. Sige na, sama niyo na ako. Ayaw ko may iwan dito mag-isa. Kuya. Bart, what are you doing here? You're supposed to be at the conference room for the department planning. Yeah, gusto sana muna kita makausap bago magsimula yung araw. Yeah. I wanted to apologize. Yung sinabi mo tungkol sa pamilya, na-realize ko na marami pala akong nakalimutan. Yung kung paano tayo nagsimula, lahat ng mga sakripisyo mo para sa amin ni Yanni. Bart, I'm glad you realized that. So ngayon, makakaasa na ba ako sa'yo na wala na tayong problema? Nasusunod ka na sa gusto ko? Willing to marry Jessica? Look, huwag na muna natin isipin yan. Matagal pa naman yung kasalan na yan eh. Diba, kailangan muna mag-propose. Bart, cheer up, bro. Mauna ka na sa conference room. Susunod na ako doon. Sige. Pinsan, talaga bang isasama natin doon si Kevin? Eh, mas okay na yun kaysa iwan natin dito si Kevin. Pagkasama natin siya, mababantayan natin siya. Kuya Bruce, Kuya Jopet, huwag kayong maglala. Okay lang ako. Wait, Kevin. Let's make a deal. First sign, pag may naramdaman kang hindi maganda, sabihin mo kaagad sa amin. Para madala ka namin sa ospital, okay? Okay, best friend. Ay, teka, madam. Hindi ba natin ito ipapaalam kay Sophia? Huwag na natin siyang istorbuhin. Ang importante, makapag-concentrate siya dun sa ginagawa niya sa trabaho niya. Tsaka mamaya baka mag-alala pa yun. Eh, hindi yun pwede madistract. Baka mabukun nila tayo. Lahat tayo malalagot. Tsaka sandali lang naman itong misyon na ito eh. Pupuntahan lang natin si Curly. Pagkatapos, tatanungin natin kung siya saan nakatira. Kaya ano pang hinihintay natin? Halika na, bilis! Oo, oh, sige. Kevin. Paano yan, Bruce? Paano natin mahanap si Curly? Relax, madam. According sa informant ko, at exactly 1300 hours, dadaan si Curly sa harap ng simbahan na to. Sabihin, maghihintay pa tayo hanggang mamaya sa pagdaan ni Curly. Are you too serious? Yeah, we're serious. Ito lang lead natin, madam. Kaya huwag ka na magreklamo, ha? Tama si Pinsan. We're serious. Kaya itilat mo yung mata mo. Lakihan mo, ha? Talasa mo ang paningin mo para hindi makalagpas natin yung target natin. Okay? I'm sorry, Kevin. Patutuloy ikaw. Kailangan pa maghintay. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, may iwan ka na sa bahay. Okay lang yun, best friend. Ikaw naman yung inisip ko eh, baka mabinat ka. Alam nyo, kayong dalawa, mabuti pa, doon na lang kayo sa owner ko. Magpahinga kayo doon. Kami na lang ni Jopet ang maghahanap doon sa target. Babalikan na lang namin kayo kapag nakita na namin yung target. Kevin, isama mo na yung kutong lupso sa owner. Hindi, dito na rin ako. Medyo okay na naman yung pakiramdam ko eh. Pero mas lalagnatin pa ako kung pati itong mission na ito, palpak pa. Kung dito si best friend, dito din ako, hindi ko siya iiwanan. Madam, according to my official time, it is 1100 hours pa lang. Ibig sabihin, dadaan na yung target sa kalsadang ito anumang sandali mula ngayon.
sigurado ka, madam? Hindi, pero paano sa yun eh? Habulin niyo, bilis! Halika na, halika na! Please, please, please! Diyan ka lang, Kevin, ha? Sama ko, best friend! Sige na nga! Nasa sila kami, best friend, si Kuya Jopin. Hindi ko alam. Walaan sila? Di bali, punta na lang tayo doon sa pinaghintayan natin. Nililigo na tayo. Okay ka lang, best friend? Okay lang ako, best friend. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na sumami. Kaya ko to, best friend. O sige, mabuti pa magpahinga ka na lang muna sa bahay. Umuwi na muna tayo, okay? Ito na. Bihira, napagod ako sa kakatakbo, sa kakahabol doon sa babae na yun. Pagkatapos hindi naman pala siya si Girlie. Diyos ko, alam mo yung si Madam ha, umapalpak din pala siya. Ngayon, siya yung palpak. Diyan. Asa si Madam tsaka si Kevin? Huwag mong isipin yun. Baka naghahanap-hanap lang yun kay Girlie. Sigurado ka. Baka naman naliligaw na yung dalawa. Ikaw, alam mo. Tigil-tigilan mo yung pag-iisip ng ganyan. Si Madam, isang hayop at kalahati yun. Si kamatayan, pag nakasalupo niya sa kalsada, ilihis ng lakad yun. Sa tingin mo, ano pa pwedeng masamang mangyari sa kanila? Baba kayo! Bilis! Huwag kayo mahingi ako, di sasaktan ko kayo. Oh, mamaya na lang tayo mag-usap. Oh, siguradong di ako sasabi dyan, ha? Oo naman! Oh, sige. Sige na, sibat ka na. Bilis! Lakad na! Pasok, pasok! Huwag kayo mahingi, ha? Tarantula! Dali, 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 dali! Huwag kayo dyan. Wala sa inyo maingay, ha? Kevin, okay ka lang ba? Okay lang ako, best friend. Ikaw, nasaktan ka ba? Hindi, okay na rin ako. Best friend, nasaan ba tayo? Sino ba yung kumuha sa atin? Bakit na tayo din na dito? Hindi ko rin alam, best friend. Pero huwag kang mag-alala. Makakalabas din tayo dito. Akong bahala sa'yo. Kamaingay, ha? Huwag kayo matakot. Hindi ko kayo sasaktan. Basta sundin niyo lang sasabihin ko. Sino ka ba, ha? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Ba't mo pa kami dinukot? Don't you know na ang kidnapping is a heinous crime? Pwede kang makulong habang buhay. Pag nahuli ka ng mga pulis! Tumahimik kayo! Tulad na sinabi ko, walang maingay, walang masasaktan! Huwag mo kami sasaktan. Itong best friend ko, may sakit yan. Kung gusto mo, pakawalan mo na siya. Ako na lang ang bihagin mo. May nakita ko kayo, dalawang bata, sa babae, sa lalaki. Bulaklak yung suot. Drop it! Salamat to, ah. Talaga, may sakit siya? Anong sakit niya? Basta, malubha. Bawal sa kanyang napapagod at ang nai-stress. Kaya kapag pinatagal mo pa siya dito, baka mamaya may mangyaring masama sa kanya. Konsensya mo yun. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Kaya pakawalan mo na siya. Pakawalan mo na ang best friend ko. Hindi ah, best friend. Sasamahan kita dito. Okay lang po ako, hindi po masama pakiramdam ko. Okay lang po talaga ako.
okay naman pala siya eh. Tumihimik yung dalawa dyan, ha? Patawagan ko yung daddy niyo. Happy. Si tatay? Pwede mo magtanong, kuya? Ale, may nakita ko kayo, dalawang bata, isang lalaki, bata? Isang babae, so, bulaklak na blue. Wala, hindi eh. Naka-blue. Wala kaming nakikita ng gano'n. Pasensya na. Salamat. Pinsan, saan kayo nagpunta yung dalawang yun? Ewan ko. Baka hinahanap na rin nila si Girlie. O nga, no? O baka naman naisipan nilang umuwi. Pwede din. O baka naman naliligaw na sila. Ano nga kaya? Sabihin na natin kay Sophia, pinsan. Wag! Lago tayo! Hanap natin dito. Sige. Hello, Mr. Chan. Hawak ko ang mga anak mo. Maganda ka ng 300,000... Ay, hindi pala. 350. Gawin mo ng 350. 350,000 pesos para mabawi ang mga anak mo. Hello? Tay, tulungan mo kami! O, kasabihin mo ang dali nyo. Tay, tulungan mo kami! Andres, ikaw ba yan? Andres, tulungan mo kami! Ako hindi pangalan Andres. Hindi ko to, tatay. Mali ka nang kausap. Sinungaling kayo. Pinaglulokan niya ako. Hello, Mr. Chan! Maganda ka ng pera. Kung hindi, papatayin ko itong mga anak mo. Hindi akin mga anak yan eh. Hindi rin ako magbibigay ng pera sa'yo. Ah, nang babalap ka pa. Dapat, i-ready mo na yung perang yan. Daddy! Daddy! Hello, babies. Daddy, sino yung usap? Ay, mga walang kwenta yon. Mga siyaw-siyaw siguro. Eh, sabi ba naman, kinidnap daw kayo? Eh, nandito nga kayo katabi ko. Eh? Eh, sir, baka ho nagkamali sila kuha. Baka po yung nakasalubong namin kaninang dalawang batang kinuha nila. Ah, ganun ba yun? Hindi nga kami anak ni Mr. Chan. Maniwala ka sa amin. Pagawalan mo na kami. Mali ka na kinidnap. Totoo, mali yung pinakausap mo sa akin kanina. Huwag niyo nga kung ako eh. Pinili niyo ang daddy niyo na magbigay sa akin ng pera para pakawalan ko kayo. At ipapatay ko kayo! Maniwala kayo sa amin. Hindi ka namin niloloko. Totoo ang sinasabi namin. Hindi namin tatay yung pinakausap mo sa amin. Mga sinungaling kayo. Katulad kayo ni Mr. Chan. Mga sinungaling! Hello? Mukha ba kaming in-check? Basta! Pag hindi kayo nagbayad, papatayin ko kayo. Ha? Best friend, paano natin siya makukumbense na hindi dapat tayong kinidnap niya? Best friend, bakit? Parang kasi kilala ko siya eh. Yung kidnapper? Oo siya nga. Kilala mo siya? Tama, kilala ko siya. Dati ko siyang tauhan sa kumpanya ko. Nagtatrabaho siya sa akin dati. Ibig sabihin, best friend, yung dating nagtatrabaho siya kumpanya mo, kidnapper na ngayon? Paano nangyari yun? Sana mali ako na iniisip, Kevin. Pero sa tingin ko, isa na naman siya sa mga nagawan ko ng kasalanan. Pinsan. Kanina pa tayo nandito eh. Hindi pa rin bumabalik si Madam tsaka si Kevin. Alam mo, baka tama ka nga eh. Baka naligaw na yung dalawang yun. Eh paano? Anong gagawin natin? O, di hanapin natin. Doon ka, tapos dito ako. O, sige. Pisan, teka nga. Bakit? Lalo tayong maliligaw niyan eh. Magsama na lang tayo. O, sige. Dito natin umpisahan hanapin. O, sige. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, best friend? Oo, best friend. Namumukaan ko siya. Dati siyang messenger sa kumpanya ko. Umalpak eh, kaya sinasante ko. Dahil sinasante mo siya, kaya siya naging kidnapper?
Pero bakit mo naman yung naging kasalanan, best friend? Hindi ko pa alam. Kailangan ko po siya makausap. Pero sa tingin ko, itong nangyayaring to, isa na naman to sa biro ng tadhana. Anong ibig sabihin mo, best friend? Kaya siguro sinadya ng tadhana na magkamali siya ng kidnap. Tayo nakidnap niya para maituro sa akin yung bago ko na namang misyon. Ibig sabihin, best friend, kaya tayo nandito para sa misyon mo. Ayos yun, best friend! Hindi maganda to, best friend. Sikato pa rin to. Tingnan mo, may baril siya, oh. Kamamaya, totohanin niyo yung sinasabi niya na papatay na tayo pag hindi binigay ni Mr. Chan yung perang hinihingi niya. Dapat talaga makatakas tayo dito. Kailangan natin siyang kumbisihin na hindi tayo yung anak ni Mr. Chan. Eh, best friend, bakit kaya hindi ka nang magpakalahal sa kanya para makapag-usap na kayo, para makahingi ka ng tawad sa kanya kung may kasalanan ka man. Hindi yun pwede, best friend. Kung yung pagpapaliwanag natin sa kanya kanina na mali siya ng batang nakidnap, ni hindi siya nakinig, yung pa kaya sasabihin natin sa kanya na ako si Ana Manestas na nagbalik mula sa kamatayan? May oras na para pag-isipan nyo kung paano nyo makukumbinsi ni daddy nyo para magbigay ng pera. Dahil kung hindi, ha? Kahit anong gawin namin, hindi naman kami tutubusin ni Mr. Chan eh. Hindi na naman kami kaano-ano eh. Pero kung pera lang naman yung gusto mo, meron ako. Bibigyan kita. Ha? May pera ka? Marami. Millions. Kaya kong doblehin ang hinihingi mong pera kay Mr. Chan. Talaga? Oo. Pakawalan mo lang kami dito. Bibigay ko sa'yo ang pera mo. Alam mo, ang galing mong bata mo, eh, no? Ha? Para mo yata mauuto mo ako eh. Kung ako sa'yo, ang utuin mo na lang yung daddy mo para makapagbigay ng pera. Dahil kung hindi... Hello! Mr. Chan, asan na yung perang hinihingi ko? Alam mo, hindi ako nananakot ha. Papatayin ko talaga itong mga anak mo. Alam mo, ikaw kidnapper ka, gunggung ka eh. Ikaw maliidampot mga bata eh. Ako, hindi bibigay ng pera sa'yo. Okay? Ano pa nagsasabi mo? Andito sa tabi ko ang mga bata. Mga anak ko. O sige ha, mga baby, say hi. Hi! O, nakita mo na? Ikaw masyalo kastorpo eh. Alam mo, yung mga bata na kinuha mo, sosole mo na. Mga kawawa yan eh. Sige, pag hindi mo isoli yung mga bata, ako tatawag pulis para mahuli na kayong mga daga kayo.